Prarabu ya. Prarabu. Okay, let's continue our repair. So, yung repair natin dito ay Lenovo. Tuloy lang natin. So, wala na yung customer. Malis na. So, kanina kasi focus yung ating customer sa watching ng ating nire-repair. Yan, show ko lang sa inyo yung model ng ating nire-repair. So, ang nire-repair po natin ay Lenovo. Lenovo IdeaPad 330S-15AR. Ayan, Lenovo. So, ang problema ng nare-repair natin ay wala siyang backlight. So, ayan. So, kita ko sa inyo. So, ayan. So, itong LCD nitong ganito, na Lenovo na gantong modelo, so medyo mahirap siyang tanggalin. Kasi nakadikit siya, mayroon siyang dikit na ganyan. Ayan. So, napakahirap niya tanggalin po. So, gumamit pa ako ng ganito para matanggal. Kasi wala siyang screw. Nakadikit po siya. Tapos medyo, ano kasi siya eh. Screwless eh. Ayan. Mahirap siyang tanggalin, hindi siya binabata kagaya ng mga gaming laptop na iba. Ayan, so kailangan pa talagang nakadikit po siya. Mahirap na magtanggal. So, hindi ko na napakita yung pagtatanggal. Nabot ako nakatingin yung ating customer. So, pakita ko sa inyo yung problema. So, let's start. So, ito yung ating motherboard. Ayan. Ating motherboard. So, ang problema nito ay walang backlight. So, plug natin yung charger. Okay, may power naman siya. Okay, turn on natin. Okay, turn on. Then, umilaw. So, bali, mayroon na itong built-in na may kachungkan. May built-in na RAM sa likod. So, yung problema niya, makikita lang natin yung Lenovo pero wala siyang backlight. So, yun yung kanyang problem. Ayan. So, hindi masyado kita sa camera pero kasi wala nga siyang backlight. Eh. Pero ang problem niya is ayan. Nakikita lang yung parang logo ng Lenovo dito. Tapos mawawala na kasi yun. Tapos mag-ano na dito. Ay, black screen kasi yun. Ayan. Hindi natin siya kita. Start natin, i-check kung anong problema niya. Kung bakit siya walang display. Okay, physical inspection muna tayo. Turn off na muna natin, wala naman siyang hard disk. Unplug ko muna yung charger. So, shift tayo sa mattress book. Check natin kung anong problem niya. Okay. Pag ganito, ang issue ay motherboard, bali galing na siya ng ibang technician. Pina-check na daw sa technician, ang sabi ay kailangan ng board level, so pinasa sa atin. So, ito ipasa na naman sa atin, sana magawa na naman natin ulit. Pero magagawa natin yan, kasi yung nakaraan, so medyo puro
May yung mga repair ko ay puro bangungot. So ayan. Siyempre sana ma-repair ito para naman malaki yung kita natin. Okay, inspection natin. So ito yung LDBS nya. Ito ko sa inyo. Check natin kung may sunog. Tapa. Ayan, ito yung LDBS. Tingnan natin kung may sunog. Kasi kalimitan, sunog po yan eh. Ayan yan. So ito yung, I think, meron siyang ano. Check natin kung ano yon, baka yun yung pag itong walang backlight, missing yung kanyang backlight in a bowl 3.3 at saka yung kanyang 3.3 power on. Plug natin, check natin tie tester, tester natin. Okay, plug muna natin siyang i-power, check lang natin kung may lalabas na na voltage 3.3. Hanapin natin. So nag-search na ako nito, wala akong makitang wala tayong makitang tawag dito. Wala akong makitang board view o kaya schematic. So no choice kundi manumanuhin ko siya. Kasi wala tayong schematic. Gamit yung mga nakikita kasi ako schematic is iba na kasi yung dulo, yung DAS 15KB na kasi, DAS 15 ano, tapos kinukonfer kung magkaiba siya eh. Ayan, so ang dulo kasi nito is DAS 15ARR. So iba yung ano niya, design ng kanyang LDBS. I don't know, pero hindi, I think iba-iba kasi hindi ko makita masunsun. So ayan, hindi ko na pinagsayangan ng oras. So check natin tong coil kung meron tayong kung para sa tong coil na ito, kung booster ba para sa LCD. So ayan, naka-power on na yan. So wala, check natin to. Itong tatlong paan na to, schematic nandyan yan eh. Okay, nakapatay pa yung ating unit. Check natin kung available siya. So, wala siya. Turn on natin. Turn on pa lang. Ito. So, tabi nga ng microscope. Pero, okay. Turn on. Okay. Turn on ba? Walang lights. So, turn on natin. Turn on. Yun, nag-lights na. Okay. Ibikat na yung pan. I-check natin yung kanyang ito. So, wala tayong pumapasok. Okay, wala. Okay, wala. Itong coin. Check natin itong coin. Okay, wala tayo. I-check natin sa kabila ng board. Lipat tayo. So, naka-power on na po yan. Live. Mommy! Live on na tayo. So, kunting ingat. Kung mahilig ka talaga ng patong-patong na. Meron tayo. Ibunotin ko muna. May nakita lang akong ano sa kabila. Natin. May nakita akong sunog sa mga LDBS. Ito, ito. Ayan, napansin niya. Susunog siya. Likod ng LDBS ko ito. Ayan, so binunod ko muna yung power dahil sunog siya. Ayan, check muna natin yan. May sunog.
dito. Bali, tanggal ko natin yung ano, yung kanyang IC. Ayan. So, check lang natin. Ano yun, ano? Si check natin kasi shorted siya. Shorted. May problema yung sa ating LDBS connection. Shorted siya. Sorry, hindi niyo makikita masyado. So, i-try natin yung black probe sa ground tapos yung red probe ay dun sa ating parts. So, yan. Wala. Sana ba ako? So, yan. Kung mapansin natin dito, pag tinestro natin, bali, itong ano niya, itong 4-pin, so, yan yung ating backlight on. Ah, yung ating pinaka 20 volts. Okay. Tinitester, nagbibip sound siya. Okay. Yan, shorted siya. Ay, alamin natin yan. Kung bakit siya shorted. Yan yung reason kung bakit pumutok yung kanyang IC. Transistor IC. Yung kanyang MOSFET. Kasi shorted siya eh. Hanapin natin yung pinaka main sira. Bakit siya nasunog. Yan. Shorted siya. Shorted din. Yung kaya dyan na. So, apat yung shorted natin yung capacitor. Sorry, di nyo nakita. So, yan. Pag tinester natin, yan may buzzer sound. So, na-beep sound tayo. Yan, shorted siya. Shorted din. So, hindi. Hindi shorted. Hindi rin shorted. So, hindi rin shorted. So, ito, kaya pumutok, yun ang reason. So, may shorted tayo. Shorted yung ating line sa LDBS. So, kailangan natin siyang i-check kung alin yung shorted na capacitor. Ito kasi, kaya ito pumutok, yun yung isang reason. Yung 20 volts natin sa LDBS connection, pumuntang LCD, is shorted. Kaya siya nasunog. So, mapansin nyo ito, itong capacitor na ito, shorted siya, tapos meron siyang crack. So, yan ang possible na sira. Possible lang yan. So, mas magandang gawin natin, tanggalin natin yung kanyang inang. Sabi muna natin to. Tanggalin natin tong ano na to. Capacitor. So, kita may crack siya. Baka possible yan yung shorted. So, ito, na hinang-hinang, ano, na dapat hindi yan connected. Anayin ko na lang yan mamaya. Higyan natin ng flux yung kanyang capacitor para mabilis matanggal, pampakapit sa hinang. Remove natin. Baka ito lang problema, solve natin ang issue. Hirap ah, tigas. Hirap tanggalin. Lagyan natin ng LED para mabilis. Yan. Para maganda. Yan, natanggal na natin. Tester natin to kung shorted. So, linisin ko lang muna ito. Connect na. Tanggal natin.
Oops, kumonek na dapat. Hindi yan connected kasi hindi sila connected. Oh, yun na, ano na. So, malinisin na natin. Natin kung connected sila. Dapat hindi siya connected. Connected pa yata. Yan, okay na. Check. Okay na. Yan, wala na shorted. So, hindi na shorted. Check natin to kung shorted siya. Ayan, nagbibip sound. Dali lang natin yung hinang niya ma. Yan, try nga natin. Try. Oops, hindi ko makuha. Lagyan natin yung hinang para matester ng maayos. Yan, shorted talaga siya. Hirap lang anahin. Yan, may beep sound. Talagang shorted siya. So yan, kahit hindi natin yung palitan, mayroon pa namang natitirang isa. Pwede pa yan. Gagana yan. Linisin ko lang, alcohol. Alcohol yung ginagamit ng linis. Meron akong lacquer flow dito. So, hindi ko masyadong ginagamit. So, yan. Ano lang yan? Alcohol. Kasi natin yung mga hinang. Yan. Yan, bali. So, ginawa natin dyan. Ito, ibang... So, ibang schematic na pinagbasihan natin. Ito yung... Yan. Ito yung ating backlight connection. So, yan yung nawawala. Yung shorted. So, yan. Bali, ito. Ito yung pumutok. Na nasunog. So, ito, pwede natin siyang i-connect dito. Pupunta dyan sa kabila. Dito. Yan. So, yan yung iaano natin mamaya para matesting. Pwede naman yan. Tatanggalin na natin yung yan. Yan. 20 volts. Pasok, puntang kabila. Yan, sa synchronize, voltage synchronize. So, yan. Punta tayo dito.
Balik tayo. Check natin kung shorted pa rin. So ground, tsaka, ayan. Ayan, so hindi na siya shorted. Ayan, bali ang gagawin ko dito, lagyan lang natin ng fuse. Para, kasi 20 volts siya eh, kailangan ko ng fuse. Wala akong makita ang pyesa, hindi ko makita yung value dahil pumutok. So, ilalagyan ko siya ng fuse. Para in case na ano, pumutok siya. Ayan, so, lagyan natin ng fuse. Okay. Ayaw umapit. Lagyan na nga. Ang laki kasi ng aking ano. Huwag muna akong LED. Ayan. So, okay na. Lumapit na rin sa wakas. Ayan, okay. Ayan, so testing na natin. Natin kung magkakaroon ng display. Natin yung DBS connector. Natin. So, ayan. Lag natin yung power. Ayan, power on natin. Gagana. Ayan, nag-power on na. Ayan, so mapansin nyo, may display na siya. Ayan, okay na. Working, working. Magana. Kakabit ko na lang to. Ayan. Hali, meron lang siyang ano. Siguro ito yung naging problema niya. Vlog ko muna.
May password po ito? Opo. May kasulat ng password. Ano to? 072614. Ito, ay, mamaya na lang pa. Ano pa walang nangyari dito at ba't na, ano nga po yun? Nawala yun sa display? Bigla po nag-flash down. Ano po, hindi na po nabuksan. Ah, ano ba siya? Napatabi ba siya sa malamig na tubig or ano? Wala po eh. Ah, yung LCD niya kasi mayroon siyang ano, white. Pumuto kasi yung sa LDBS niya, yung supply niya na 220, pumutok yung IC. Galing LCD. Yung connector niya, pumutok yung IC na 20 volts. Tapos nag-shortage yung capacitor. Pero okay na siya. Ayun, gumagana. Yun nga lang, medyo white siya eh. Dito sa side. Itong side na to. Pero hindi naman pa gano'n siya. Ha? Ito. Medyo lobat pa siya eh. Charge niya na lang ano po kasi nalobat na kasi siya eh. Siguro nung dinala niyo yata, baka hindi niyo siya tawag dito. Pinatay niyo ba siya? Siguro baka nalobat yung battery kasi 18 ano lang siya. Hindi ka ano yung ano siguro may problem na yung ano niya, yung backlight. Kaya siguro pumutok yung ano, sa LCD. Medyo mahina siya, oh. Try ko lang taasin yung brightness ng papa. Please. Ah, medyo mahina nga siya. Yan. Ang lakas ng sayang, so ba? Ngayon kami lang. Kita niya? Okay. Puti. Hindi na po ba yung magagawa na para ano po kasi yan eh. Manipis lang po yan. Sobrang nipis. Baka hindi niyo po ba yung natuunan? Kaya nilagay niyo sa bag. Baka may napalagay na matigas, charger. Hindi po eh. Wala po. Sa table sila po yung nakatatong eh. Tapos bigla na gano'n? Bigla lang po nag-shutdown. Siguro na baka nag-short, factory ano, defect yan. Ayan. Kaya kahit naka ano siya, tanggal natin yung
Ano? Meron pa rin siyang display. Kasi ano yan eh, battery and charger kasi. Yun sa display. Nag-charge naman siya. Ito siya. Ano yun na lang siguro eh, baka mawala din. Siguro yun yung naging sira. Siguro yun yung naging defect niya.